Naalala ko lang tong kwentong to kanina dahil sa animation video na sinend sa akin ni Ate Nick at hindi ko rin naman sure kung totoo to. Nangyari ito sa probinsya namin sa Bicol. Balibalita lang ito sa school namin noon. Medyo natandaan ko lang kasi kaapilido ko yung pinag-uusapan. Hindi ko sure kung magpinsan kami kasi hindi ko naman talaga siya kakilala. Alam ko lang, fourth year na siya noon, ako naman, second year. Medyo sikat siya sa school. Isa kasi siya sa It Girls o fashion icon na hinahangaan lalo na ng mga babae sa amin. 5'5", pitit at medyo morena. Malaanghal din ang muka. Hindi naman tipong hindi makabasag ng pinggan pero medyo mahinhin nga siya. Sa point of view ko lang to ha. Nakikita ko siya sa campus. Pero hindi ko alam ang ugali niya kasi wala naman akong nakausap na schoolmate tungkol sa kanya. Ang haba na pala ng intro ko. So, ayun na nga. Naging usap-usapan noon si Kay, pangalan ng babaeng ikikwento ko sa inyo. After niya graduate, nanatipuhan daw siya ng kapre. Ang balita kasi noon, lumipat ng bahay sila Kay. Pero dito pa rin sa bayan namin. Sa ibang barangay lang lumipat. Eh, dahil nga probinsya at maraming puno, hindi mawawala yung mga kwentong kababalaghan. Asahan mo, isa dyan, may namamahay na engkanto o lamang lupa. Malapit ang kwarto ni Kay sa isang malaking puno ng nara. Nakaharap din daw dito ang bintana ng kwarto niya. Isang gabi, pagkatapos silang lumipat, nakalimutan daw ni Kay na isarado ang bintana niya. Dahil nga it girl si Kay, pati sa pagtulog, minsan fashionista pa rin siya. Hindi ko sure kung medyo may sense to pero may mga babae na gusto terno o kaya maikli ang suot, lalo na kapag natutulog. Meron din namang gusto ay nakahubad. Hindi ko sigurado kung alin dito ang narinig ko. Kung natutulog siya na maikli ang damit, o hubad siya kapag natutulog. Medyo limot ko na eh. Pero ayun na nga, may nabighani daw siyang kapre. Minsan daw, may nagiiwan ng bulaklak sa bintana ni Kay. Pero imposible naman yun. Kasi, nasa second floor ang kwarto niya. Minsan din daw, nakakaamoy siya ng usok ng tabako. Pero wala namang naninigarilyo sa pamilya niya. Sinabi yun ni Kay sa mga magulang niya. Kaya nagpasantigwar o nagpagamot sila sa isang albularyo. Doon na nga nalaman na kapre daw pala ang nanggagambala sa kanya. Gusto raw kunin si Kay at gawing asawa. Kaya doon na rin siguro nabuo ang mga usap-usapan. Mula noon, naging aktibo na sa simbahan si Kay at may iba't ibang pamprotekta rin ang nakakwintas sa kanya. Kaya doon na rin siguro nabuo ang mga usap-usapan. Hindi ko sigurado kung may mga naging manliligaw si Kay. Kasi wala naman na akong nabalitaan nun sa kanya. After a year, Semana Santa ata yun o fiesta sa amin. Hindi ko na sigurado. Nakita ko siya kasama ang iba pang mga babae na nakaitim na belo sa isang parada. May mga hawak sila na rosaryo at mga nakayapak habang naglalakad. Alam ko na siya yun dahil kahit nakabelo ay kita ko ang hubog ng katawan niya. Dumaan kasi siya sa harap ko nun kaya namukaan ko siya. Mula nun, wala na akong nabalitaan sa kanya. Pumunta na rin kasi ako sa Maynila after high school. Hanggang ngayon nakababalik ko lang sa probinsya, wala na rin akong balita. Kung totoo man yung naging balita noon na may kapring nagkagusto sa kanya, sana'y nasa mabuting kalagayan siya kung nasaan man siya ngayon.